God. Welcome po sa ating panibagong sa ating pong series ngayong month ng November entitled Amazing Expansion. Pwede po ba sabihin natin expansion? Expansion. So ngayon po, nasa pangatlong topic po tayo ng ating series ngayon. So sinabi po natin that the devil's job is to limit your life. Nais ng Diablo, limitahan ang buhay mo. Gusto ng Diablo, hanggang grade 1 ka na lang, huwag mo nang tapusin yan. Gusto ng Diablo, hanggang dyan ka na lang, atin-atin ka na lang, gano'n na lang. Okay, gusto ng Diablo, hanggang high school ka na lang. Gusto ng Diablo, hanggang kanyang ka na lang, sa puro iyak ka na lang. Lagi kang nasasaktan, lagi kang iniiwan, yan, enjoy mo yan. Sabi ng Diablo, enjoy mo yan. Nai-enjoy mo na yan, talaga nasasaktan. Laya-laya rin, mga kapatid, maniwala ka, may pagkakataon pa para lumaya, may pagkakataon pa para mag-breakthrough. May pagkakataon pa para maayos ang isang sitwasyon. Yes, may pagsubok, pero tandaan mo, may pagpapala rin sa piling ng Panginoon. Yes, may mga pinagdadaanan tayo, kaya nga may pinagdadaanan ka kasi may patutunguhan ka. Ang problema, kapag daan ka na lang ng daan dyan at wala kang tinutumbok, tila baga may problema yon. Importante, mga kapatid, dumadaan tayo, pero may napapatunguhan tayo. At kung meron man dito ngayong umagang ito, may pinagdadaanan ka, maniwala ka kapatid, mararating mo rin yung dream mo, mararating mo yung nais ng Panginoon sa buhay mo. So ngayong umagang ito, alam niyo po, may tinanong ako kahapon at may pinost din ako. Sabi ko, is it possible to become irresistible? Posible po ba na maging irresistible tayo? Posible po ba na mahirap kang i-resist? Na mahirap, pag may ni-request ka, tapos biglang, ang hirap mo kasi nga, hindi yan eh. Natandaan ko po noon, I think 1 month ago, meron po akong hiniling na sa isang tao na pabor. Tapos nananalangin ako, sabi ko, Lord, sabi mo po siya. Tapos sinabi ko gano'n, tapos nung sinabi ko na, nilatag ko na yung favor na yon, sabi niya, alam mo, Pastor, ang hirap mong hindi yan eh. Sabi niya sa akin yun, kasi may mga ginawa muna ako, may paghahanda akong ginawa, of course. Naniniwala kasi ako sa kapangyarihan ng panalangin, Lord, kausapin mo muna. Lord, dumilos ka muna sa kanya, kausapin mo muna itong taong ito. Alam mo mga kapatid, is it possible to become irresistible? You know what, we know at least one person who seemed to be irresistible. May kilala tayo at least isang tao na parang napaka-irresistible naman ang taong ito. They seem to have a magnetism attracting the favor of men and favor of God. Parang pag nakita mo yung buhay nila, grabe Panginoon, tumaka-attract ng favor ng tao. Grabe maka-magnet ng favor ng favor mo, Lord. Nakakita ka naman ng ganun tao na parang feeling mo, pabira naman, parang nung umulan ng pagpapala, parang siya naman nakasalo ng lahat. Parang naman nung umulan ng kagandahan at kagwapuhan, parang siya naman. Parang naman natutulog ako nun. May nakita ka naman ganun. Ang bihira naman, Lord. Bakit ganun? Nung nag-uus ka naman ng kakyutan, Lord, ba't sa kanya lang napunta lahat? Nanawati ka mo yung katabi mo, baka siya lang nabuhusan. O baka ikaw lang naman. So alam mo yung kapatid, parang may ganun. Parang may magnet sila na nakaka-attract ng favor ng mga tao at favor ni Lord. What is it about these people that seem to be irresistible? Now the question is, are you one of them? What if, eto naman, what if may uri ng paghingi ng pabor? O what if may uri ng panalangin na pwedeng hindi mahindihan ni Lord? What if pwede kang humiling kay Lord na hindi niya pwede i-turn down? Pwede kaya yon? Na ang isang tao hihingi sa isang Panginoon o kaya may pabor siyang hihingi sa Panginoon, may re-request siya sa Panginoon, what if merong ganon? May ganon? Halimbawa merong ganon na pwedeng humingi ka na hindi pwedeng sabihin ni Lord, hindi pwede. Hindi niya pwedeng i-resist. Good news, sabihin mo natin good news. Good news, today, this morning, we will talk about the characteristics of an irresistible prayer. Wow. Characteristic ng irresistible na panalangin na hindi pwedeng hindihan ni Lord. Na hindi pwedeng hindihan ng Panginoon. Meron doon? Meron, mga kapatid. May uri ng panalangin na pwedeng hindi maindihan ng Panginoon. Meron na ikinig sa akin ngayong umagang ito.
I don't know kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Mamaya habang nakikinig ka dito, evaluate yourself. Baka pwede kong palitan yung prayer request ko. Mamaya may magpapalit ng prayer request dito, maniwala ka. May magre-revise ng mga prayer request dito. May magre-revive ng kanyang prayer life. May mag-aayos ng relasyon sa Panginoon kasi maniwala ka, pagtapos ng mensahe ito, makakaranas ka ng mga irresistible na answered prayer galing sa Panginoon. Kamo, palakpakan ng malakas ang Panginoon if you believe that. Remember that when your request is assured, expansion is sure. Again, when your request is assured, expansion is sure. Kapag alam mo yung request na yan, natatakan na ng Panginoon, claim na, approved na, sure na yung expansion na yan. I don't know, mga kapatid, kung ano yung uri ng expansion na ipinapanalangin mo. Meron dito, literal, nananalangin ka, kapatid, ng expansion sa family, nananalangin ka na mabuntis ka. Expansion yun, mga kapatid, believe me. There's gonna be a great miracle in your life na mangyayari. Meron naman dito, Lord, huwag na ako mabuntis, sobra-sobra na Panginoon, ipanalangin mo sa iba na mapunta yan. Okay? Mayroon dito, I don't know kung ano yung expansion sa negosyo mo, ipinagpipray mo ngayong umagang ito sa buhay mo, maniwala ka, God is the God of expansion. Karangalan niya na pagpalaid ka, karangalan niya, kapatid, na matugunan ang panalangin niya yan, kasi ang katugunan ng panalangin na yan ay kaluwalhatian ng Panginoon. So ngayong umagang ito, mga kapatid, mag-uusapan natin itong uri ng panalangin na pwedeng, na hindi pwedeng mahindian ng Panginoon. But before that, let me tell you, sinabi po ni Samuel Chadwick, sabi po ni Samuel Chadwick, prayer turns ordinary mortals into men of power. Ulitin ko, prayer turns ordinary mortals into men of power. Sabi po natin, power! Okay? It brings power! It brings fire. It brings rain. It brings life. It brings God. Kung alam lang talaga ng tao kung gaano makapangyarihan ang panalangin, hindi sila tatamarin manalangin at hindi sila tatamarin na umaten sa mga gawain ng Panginoon. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila. So ngayong umagang ito, mga kapatid, pag-uusapan natin itong irresistible prayer na ito. Why? Because irresistible prayer is the guarantee of amazing expansion. Tayo po ay nagkakaroon ng series ng amazing expansion. Sinabi po natin, nag-usap tayo about unstoppable expansion, about vision. Dito naman, ngayon naman yung timdi ng panalangin. Ang pag-uusapan natin, why? Kapag may irresistible kang panalangin, guarantee na yan. Tiyak na yan, kapatid, yung expansion na yan. Now the question is, what are the qualities of an irresistible prayer? May panalangin ba na mahirap o hindi mahihindian ng Panginoon? May panalangin ba na pwedeng hindi niya mahindian? So today, mga kapatid, samahan niyo po ako dito sa ating pag-uusapan. I want you to open your Bible with me in 1 John chapter 5, verse 14. 1 John chapter 5, verse 14. Yeah, mahaba-haba po yan. 1 John chapter 5, verse 14. Okay, this is the confidence. Sabi po natin, confidence. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything, sabi po natin, anything, according to His will, He hears us. Importante po dito yung huling statement ni Lord. Mamaya po ipapaliwanag ko yan sa conclusion natin. Yung He hears us dito. But I believe in my heart right now na meron dito, mga kapatid, titinggin ka ng Panginoon ngayong araw na ito. Na mangyayari, itong nakasulat na ito, mapupunta sa iyo ito at mangyayari sa iyo ito. Come on, mas malakas na palakpakan sa Panginoon. Before that, tignan po muna natin yung background nitong verse 14 na ito. Okay? Verse 14. Para mas maganda, makita natin yung context nito. Tignan muna natin yung verse 13. Ang ganda po kasi kapag kinuha natin yung verse 13 dito, mas mauunawaan mong maigi ito. Verse 13. Sabi dito sa verse 13, I write these things to you. Kaya nga po ito ay epistle of John. Kasi sulat siya.
Okay? I write these things to you who believe in the Son of God. Sinulat niya yon. Okay? Ulitin ko. Sinulat niya itong Book of John, lalo na itong susunod, itong 13, 14, 15. Okay? I write these things, sundan niyo po ako maigit dito ha. I write these things to you who believe. Kanino po isinusulat ito? Sa'yo na naniniwala. Okay? I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Sino po dito naniniwala kay Jesus? Magsabi po ng amen. Kung ikaw ay nananampalataya ni Kristo, kung ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ito at tayo ito. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. So pwede pala ang isang mananampalataya, hindi niya alam na siya'y ligtas na. May mga pastor po akong tinanong dito, minsan sa klase ko, hindi naman lahat pastor, pero siyempre, Bible school yun, seminary yun. Sino dito naniniwala, saved na siya, aba, na-surprise ako. Halos kalahati, hindi sure. How can you preach about salvation when you're not sure about your salvation? Kapag wala kang security sa salvation mo, ang sagot ba naman sa kalang daw manalaman kapag napunta na sa langit? Naunawaan po natin yun, mga kapatid. Sa kalang daw maunawaan pag napunta na sa langit. Pero dito, mga kapatid, sinabi, kayo, tingnan nyo po ba yung verse 13, na nananampalataya sa anak ng Diyos kay Jesus Christ, sinulat ko ito para malaman nyo, safe na kayo, may eternal life na kayo. Kaya yung mga nagtaas kanina, nagsabi ng amen, na ikaw ay mananampalataya ni Kristo, secured na yung eternal life mo, kapatid. Ang eternal life hindi nagsisimula bukas na yun, kapatid, nagsisimula yan. Ano ba namang mangyari? Sinabi po ng sulat ng mga numerologist na naman kung sino-sino, ngayon daw pong araw na ito ay magugunaw na naman ang daigdig, puro gunaw. Pwede ba? Bago mo pag-iintindi yung gunaw na yan, paghandaan mo muna yung sarili mo bago dumating yun? Naunawaan po natin, mga kapatid, maganda rin malaman natin na may mangyayari sa future, pero kapatid, kahit hindi mo alam exactong date, at sabi naman ng Bible, wala nakakalam na exactong date, ang importante, handa ka. Kasi pwedeng di naman dumating si Lord, dinagnan ka naman ang kamatayan, wala rin, mga kapatid. Kaya maniwala ka, kapatid, si Jesus Christ lang ang assurance ng salvation mo, wala nang iba. Kaya kung may takot ka sa buhay, simulan mo nang manampalataya sa Kanya, kapatid. Maniwala ka, may assurance ka sa future mo. Naunawa po natin, so yung verse 13 na ito speaks about assurance of salvation. Yung verse 13, mga kapatid, sinasabi niya yung assurance of salvation na kapag ikaw ay mananampalataya na ni Jesus Christ, may eternal life ka na. May eternal life ka na. Naanawaan po natin, tignan mo yan katabi mo, kapatid. Kapag yan ay may relasyon kay Lord, may eternal life na yan. Tagalangit na yan. Naanawaan po natin, mga kapatid. So, eto ngayon, kung yung verse 13 speaks about the assurance of salvation, pagdating ng verse 14, ulitin ko. Verse 14 naman ulit. This is the confidence we have in approaching God. Yung God na yan, yan yung tatay mo sa langit, yan yung Diyos mo na. Kasi mananampalataya ka na. Ngayon, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Verse 13 speaks about assurance of salvation. Verse 14 speaks about assurance of prayer. Sabi ko natin, prayer. Ang galing lang, mga kapatid, kasi inayos muna ni John. Nilagyan niya muna ng foundation yung sasabihin niya sa verse 13. Sa verse 14. Sinabi niya, sure na ang salvation niyo. Pero maniwala ang kapatid ang pagpapala ng Panginoon na hindi lamang para sa future. Ang blessing ng Panginoon ay hindi lamang mararanasan sa future, sa langit. Ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang mararanasan sa langit, kundi mararanasan din natin sa present at dito sa lupa. Kaya nga sinabi niya, if we ask anything according to His will, He hears us. So pwede pala na manalangin ka na sasagutin ng Panginoon.
Hindi ko alam kung ano yung special prayer request mo, specific prayer request mo ngayong umagang ito, kapatid. But maniwala ka. Sabi sa tabi mo, maniwala ka. May assurance ang panalangin mo. May assurance. Kung ang salvation may assurance, ang panalangin ay may assurance din. Ganda nga lang din. Tignan din natin yung verse 15 para kumpleto yung context. Pag sinabing context, ito ay text before and after your text. Okay? Kapag ang text mo ay verse 14, ang context niyan pwedeng 13 at 15 para buong buo mo na nakikita yon. Verse 15. Sabi dito, and if we know, sabi nga natin, know. If we know that He hears us, kung alam mo daw na pinakikinggan ka ni Lord, whatever we ask, say with me, whatever. Hindi ko alam kung ano yung whatever na yan eh. Pero alam mo ba, kasama sa whatever na yan, yung ipinapanalangin mo ngayon. Kasama sa whatever na yan, yung increase mo sa sahod. Kasama sa whatever na yan, kapatid, yung promotion mo. Kasama sa whatever na yan, kapatid, yung pagpapakasal mo. At kung wala ka pang pagpapakasalan, mga kapatid, kasama din yan yung pagkakasalan mo. Kasama sa whatever na yan, kapatid, yung karamdaman ay pinapanalangin mo ngayon. Kasama sa whatever na yan, yung mabigat na sitwasyon mo ngayon. Kasama sa whatever na yan, kapatid, yung solusyon ay pinagpipray mo ngayon. At sabi ng Panginoon, we know that we have what we ask of Him. We know na naman. We know. Kaya lang sabi dito, if we know, kung alam mo lang, kung alam mo lang kung gaano yung kapangyarihan ng panalangin, kung alam mo lang ano ang nakapaloob sa pinasok mong relasyon kay Lord, kung alam mo lang, hindi ka naaatras sa pananampalataya mo sa Kanya. Kung alam mo lang, hindi ka natatama rin magsimba at panalangin. Kung alam mo lang kung sino yung Diyos na pinananampalatayaan mo, kung alam mo lang. Kung alam mo lang. So today, mga kapatid, let's look at the kind of prayer that is hard or impossible to resist. Uri ng panalangin na napakahirap o imposibleng ma-resist. So today, mga kapatid, pag-aralan po natin itong topic na ito, entitled Irresistible Prayer. Ano bang uri ng panalangin na hindi mo pwedeng ma-resist? Now, para malaman po natin ito, don't forget the CEO of Irresistible Prayer. Sabi nga po natin, CEO. Okay, tatlo po bagay, CEO. Number one, sino na po ready dito? Sumigaw na malakas na amen. Amen. Okay, lahat ng ready, Lord. Pagpalain mo ngayong umagang ito. Verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Paano ka magkakaroon ng isang panalangin na hindi mariresist ni Lord? Number one, mga kapatid, letter C, is confident prayer. Say it with me, confident. Amen. Kailangan, mga kapatid, ng confidence. This is the confidence we have in approaching God. Kapag ikaw pala ay nananalangin, every time you approach God, it demands confidence. Confidence. Kapag ikaw ay nagko-close ng deal, importante ang confidence. Kapag ikaw ay ini-interview, importante ang confidence. Importante kapag ikaw ay nagsasalita, mga kapatid, dapat may confidence. Okay, this January po, magkakaroon po ako ng klase. Special po siya na course about Preacher's Academy. So ito po, mga kapatid, talagang nitirahin na matindi yung confidence dito ng mga preachers, lalong, alam mo, sabi ko kasi, para magkaroon ng confidence ang isang tao, dapat alam niya muna yung sinasabi niya. Okay, dapat importante muna yung content ng sinasabi mo. Kasi mamaya, sobrang tapang mo nga magsalita, mali-mali naman sinasabi mo, pwede ba yun? Pwede yun. Yung puro lakas lang ng loob. Naanawahan po natin yun. So, dapat importante, meron munang ayos yung sasabihin niya. Tapos, ayusin na lang yun. Kasi pwede kasing alam mo naman sasabihin mo, kaya hindi mo naman ma-deliver kung maayos. Okay? So, importante dito, ma-develop muna ang confidence. Kasi kapag confident ka, di confident ka.
Eh, mas masarap pakinggan. Masarap pakinggan ng isang tao na confident siya sa sinasabi niya kaysa sa tao na alam niya na pala, ano ba talaga? Kompletuhin mo ng ABCD. Naunawaan po natin mga kapatid, sabi ng Panginoon, ganun din daw sa pananalangin. Sabi ng Bible, alam niyo po mga kapatid, epekto po ng confidence pagdating sa pag-a-approach sa isang tao, ano po yun? Hindi ka nahihiya. Kapag confident ka, hindi ka nahihiya. Ganun din daw sa Panginoon. Kapag lumalapit ka sa Kanya, dapat hindi ka nahihiya. Mahiya ka sa kasalanan, pero ang paglapit mo sa Tatay sa langit, mga kapatid, dapat hindi ka nahihiya. Tutugunin kayo ng Panginoon, baka hindi, Lord. Yan ang sinasabi ko. Naunawaan po natin. So, importante. Una, siguro kinakailangan matanggal mo na ang guilt sa isang tao. Number one, nakalaban mo sa pananalangin, guilt. Bakit? Kapag may guilt ka, mahihiya ka. Naunawaan po natin. Now, the question is, are you confident? Ngayon, kumabang ito, kapatid. Listen to this very carefully. I-establish natin yung confidence na yan na meron ka kay Lord. Ulitin ko. Patitibayin natin yung confidence mo kay Lord ngayong umagang ito. Sino po gustong tumibay yung confidence kay Lord? Sabi ng Amen. Amen. Paano ko patitibayin yung confidence na yan? Paano mababawasan yung hiya o kaya matatanggal ang takot ko in approaching God? Kasi mahihirapan ka na i-approach ang Panginoon kapag wala kang confidence. At minsan, dapat pwede mo namang hilingin ito, kaya lang hindi mo mahihiling kasi hindi ka naman confident. Now, are you confident? Kapag hindi ka pa din, establish your confidence today. Paano ko ma-establish yung confidence ko in approaching God? Mga kapatid, first and foremost, know your identity. Uulitin ko kapatid. Para ma-establish yung confidence na yan, know your identity. Lagyan po natin identity. Ano ibig sabihin ng identity ito, kapatid? That you are a child of God. Ulitin ko, verse 13, assurance of salvation, ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Para ma-establish yung confidence na yan, dapat malinaw sa'yo sino ka sa harapan ng kinakausap mo. Pag ikaw, kapatid, maniwala ka. Pag ikaw pumunta ka sa harapan ni Bill Gates, baka manginig-nginig ka. Naanawaan natin, mga kapatid. Uy, pumunta ako, grabe, sa office niya. Pintuan pa lang, hindi ka na makalakad. Pag pupunta ka sa office ni Trump, o nung ano bang mga hasi, nung mga hari ngayon, manginginig ka. Pero kapag ikaw anak ka ng taong pupuntahan mo, kapatid, hindi ka manginginig bagkos excited ka, kapatid. Malaki ang kinalaman kapag manilaw sa'yo, tatay mo yung kausap mo. Unawaan po natin, mga kapatid, you are a child of God. Hindi ka stranger sa kausap mo. Hindi ka stranger kay Lord. So kung gusto mong ma-establish yung confidence mo, know your identity. You are a child of God. That's why in verse 13, mga kapatid, speaks about assurance of salvation. Remember, kung ikaw ay anak ng Diyos, karapatan mong humingi ng tulong sa iyong tatay sa langit. Uulitin ko, kapatid, kung malinaw sa iyo na anak ka ng Diyos, karapatan mong humingi ng tulong sa iyong tatay sa langit at karapatan niya na mag-provide sa pangangailangan ng kanyang anak. Now, the question is, mabuting tatay ba si Lord? Yes. Kaya niya bang i-provide yan? Yes. Karapatan niya na pagpalain ka, kapatid, kung malinaw sa'yo yan. Come on! Yung sa kahit ayaw mong pakainin anak mo eh, kaya lang, ay, karapatan ko to eh. Although, karapatan niya rin sumunod, pero minsan matigas ang ulo, pero still, you are a father. Still, you are a mother. Sino po sa inyo may mga anak dito at tigas-tigas ang ulo? Pero, ano dami? Parang mga nanay, tatay ako nakikita, preach it. Haba mo ba? Pero may gumaganon eh. Alam mo kapatid, pero sa totoo lang, yung anak mo kapatid, tigas-tigas na ng ulo. Pero hinahainan mo pa.
binabayaran mo pa yung bill sa kuryente. Hindi mo inutusan yung kuryente, huwag lumamig yung electric fan dyan sa batang yan na matigas ang ulo. Naunawaan po natin mga kapatid, iilaw lang yan sa amin. Dahil hindi siya nagsain kanina, huwag umilaw sa kanya ang ilaw na yan. Huwag gagana yung inidoro pa siya, papasok sa isara. Kapatid, maniwala ka. Kahit may supply-supply pa ang taong yan, hindi mo pinagsasarahan ng pinto dahil anak mo. Dapat malinaw sa iyo, kapatid. Hindi man tayo perpekto, pero may mapagmahal kang tatay sa langit, kapatid. Dapat tanggal yung gift na yan sa iyo, kapatid. Malinaw sa iyo kung sino ang kausap mo, kapatid. Mas malakas na balakbak para sa ating tatay sa langit. Kapag malinaw sa iyo ito bilang anak, hindi ka mahihiya. Of course, kapag ka, ikaw ay nagkakasala, uulitin ko. Minsan nahihiyapan ako, tatago-tago ka pa ng konti. Pero uulitin ko, kapatid, ang Diyos natin ay marunong magdisiplina. But above all, siya ay mapagmahal na tatay. Makakapasok ka pa rin sa bahay. Nakakapasok ka pa rin sa trono ng kanyang grasa. Kasi tatay mo siya. Importante ang confidence, kapatid. Of course, responsibility din nating sumunod. Kaya lang ang katotohanan, sumasablay din tayo. Buti na lang, napakatindi ng grace ng tatay natin sa langit. Anak pa pa rin niya. Anak pa rin niya tayo. Mahal pa rin niya tayo. Provider pa rin natin siya sa kabila ng mga pagkukulang natin. Hindi nawawala ang pagiging ama niya sa iyo, kapatid, sa kabila ng mga pagkukulang mo. Hindi nawawala yun. Uulitin ko, kapatid, hindi nawawala yun. Sa kabila ng pagkukulang mo bilang isang anak sa tatay at nanay mo ngayon, sa kabila ng pagkukulong ng anak mo ngayon, nagiging tatay ka pa rin at nanay. Kung ikaw ang bait, di ba mabait si Lord Jesus sa iyo? Naunawaan po natin yon. Kaya na marunong ka magdisiplina. Tama! Kaya nang hindi nawawala ang pagiging tatay niya sa atin. Hindi nawawala. Ito yung sinasabi ni John. Ito mga kapatid, ang gusto kong maunawaan na lahat ng mananampalataya, magkaroon tayo ng confidence in approaching God. Dapat may lakas ka ng loob kapag ikaw ay nagkamali, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako. Kasi mahihirapan kang humingi ng tawag kapag alam mo yung tatay mo berdugo at hindi marunong magpatawad. Tama! Huwag ka nang lumapit. Pero kapag alam mo ang tatay mo, kapatid, mapagmahal pero nagagalit din. Pero kapag lumapit ka sa kanya, sapat ang awa niya at grasya niya, mga kapatid. May confidence ka nalapit sa kanya. Hindi ka mahihiya. Buti na lang, kapatid, sapat sa lahat ng ating pagkukulang ang grasya ng ating magulang sa langit. Now, if you want to have an irresistible prayer, be confident. Sabi mo nga sa katabi mo, be confident. Kasi dito makikita, kapag ikaw ay confident, dito makikita kung gaano mo siya kilala. Bilang isang tatay sa langit. Confident. Kapatid, ito pala, mabigat na itong unang point natin. Kapag ikaw, kaya sabi ni John, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Every time you approach God, have confidence. Malinaw dapat sa'yo, I am a child of God. May tatay ako sa langit. Kung yung tatay ko, sa kabila ng mga pagkukulang ko, nasa bahay pa rin ako, hindi niya ako pinagsaraan ng pintuan. Mama nito, kaya kung sino man sa inyo, nasarahan ka ng pintuan, mga kapatid. Ganun talaga yun. Kamagalala, naranasan ko rin yan, pati bintana. Nung nasarahan ako ng bintana, pintuan, binakpak ko yung bubong namin. Hindi mo ko nagbibiro. Mga kapatid, pero maniwala ka, kapatid, maniwala ka, mabait si Lord sa'yo. Mabait ang ating Ama sa langit sa'yo. Okay? Sabi nyo din natin, confidence. Pangalawa, uri ng panalangin na, na hindi pwedeng maiintindihan ng Panginoon. Okay, number two. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything, say with me, anything, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kapag may dala kang Bible, kapatid, guhitan mo o tandaan mo yung word na anything. Pag sinabing anything, all things, sky's the limit.
Kapag ikaw ay nananalangin, dapat mga kapatid, ito ay may confidence. Dapat may confident prayer ka. At pangalawa po mga kapatid, letter E, dapat may extravagant prayer ka. Sabi po natin, extravagant. Ito po mga kapatid, mabigat ito. Mabigat ito. Kapag ikaw pala ay lumalapit sa Lord, dapat kilala mo yung kausap mo. Listen to this very carefully. Don't treat your big God with small faith. Don't treat your big God with small faith. Anong mararamdaman mo kapag ikaw ay magulang? Kaya mo naman. Okay? Nakita mo yung anak ko, pumunta sa kapitbahay, umihingi ng ulam, ng pagkain. Sabi niya ganun. Kapitbahay, neighbor. Ate, kuya. Sabi niya ganun. Tahingi pong kolam. Kasi, alam mo, mga kapatid, yung bihira. Kaya may sasabihin, sana ako tungkol magdama kaya maya-maya. Para ano, may nakaready ako dyan. Okay, sabi niya ganun. Tapos nakikita mo yung anak mo, humingi ng ulam. Samantala ikaw, kayang-kaya mo bumili. What would you feel? What would you feel? Nakikita mo ba ang pamilya para na... Nakikita mo yung anak mo na mamali mo sa iba! Nakikita mo yung anak mo na mamali mo sa mundo! Samantalang kaya mo! Magamin yun, what would you feel? Ang akala ng iba, matutuwa si Lord sa maliit mo pananampalataya at maliit mong paghingi. At maniwala ka, hindi natutuwa si Lord dyan. Kasi ang trato mo sa Kanya, maliit na Diyos. Ulitin ko, don't treat your big God with small faith. Ang tabo ko po dito mga kapatid sa anything na ito is the blank check principle. Okay, ulitin ko. Ito po yung blank check principle. Importante po itong anything na ito because anything here in this passage is like a blank check principle. It's like a blank check. Blankong check eh. Ibig sabihin, binigyan na tayo yung anything na ito, binigyan na tayo ng blank check ni Lord na may pirma na niya. Uulitin ko kapatid. Itong anything na ito, binigyan na tayo ng blank check ng Panginoon, pinirmahan niya na eh. Okay, lahat ng mga mananampalataya, yung sinabi sa verse 13 na anak ng Diyos, meron ka ng check eh ngayon. Okay? I want you to know, i-imagine mo kapatid, lahat tayo ngayon may check na. Amen po ba? Amen. Ang nakapirma dyan, si Lord. Sino yung Lord? Hindi yan drug Lord. Hindi rin yan wete, Lord. Okay? Yan ang Lord na may likha ng langit at lupa. Yan ang makapangyarihan sa lahat. Binigyan ka ng check. Ano yun? Anything. Say to be anything. Nakapirma na siya. Ngayon, pare-pareho tayo na may blank check. Okay? Para kasi sa mga anak ng Diyos ito eh. The verse 13, ngayon meron na tayong anything lahat. Meron na tayong whatever. But, maniwala kayo, magkakaiba tayo ng ilalagay dyan. Okay? Pare-pareho na may anything, pare-pareho na may blank check, pirmado na ni Lord, kaya lang magkakaiba ng ilalagay. Dalawang importanteng rason ba't magkakaiba ang ilalagay dyan. Okay? Una, kasi magkakaiba naman ang pangangailangan. Amen po ba? Magkakaiba kasi, meron dito Lord, healing sa cancer. Okay? Lord, healing. Basta healing. Hindi. Nalagay mo dyan, Lord, kotse. Okay? Yung iba dyan, kutsi-kutsihan lang. Kasi baka mabigatan si Lord. Okay? Pero dito sinasabi mo, Lord, pambaon lang, okay, napakapasok lang ako. Yung iba naman dito, medyo kinapalan na talaga. Lord, pambaon. Tapos Lord, trabaho ni nanay, ni tatay. Para meron pa akong pag-quizon. There's scholarship na rin, Lord. Ay, sa mapala, Lord, makapasa pa ako. May mataas-taas, Lord, ha? Okay? Napansin niyo, mga kapatid, magkakaiba tayo, pare-pareho ng blank check, pero magkakaiba ng ilalagay doon. Kasi magkakaiba tayo ng pangangailangan at pangalawa, magkakaiba tayo ng pananampalataya. Lahat ng anak ng Diyos, listen to this very carefully, binigyan ka na ng blank check ni Lord.
Lahat tayo, pantay-pantay, meron na ditong blank check. Yung anything, hindi na mawawala yung word na yan dyan. Kahit na burahin mo yan, kapatid, na sa langit na yan, heaven and earth will pass away. But my word will never pass away. Tanggalin mo man yan, butas-butasin mo man yan sa Bible mo, kapatid, hindi na mawawala yan, pangakong yan. Hindi na mawawala yan. Kaya lang mga kapatid, sa lahat ng mga anak ng Diyos na nandirito ngayon, ano ang ipipirma mo dyan? Kaya nga po, importante yung sa expansion natin yung sa fake promise natin dito. Minsan, alam mo po, sinisimula na namin ipanalangin yan. Okay? Meron doon, naglalagay talaga, Lord. Ha, hindi ko pwede sabihin kayo dito. Okay, Lord, ganito po, Panginoon, eksaktong pera na pinapanalangin tungkol sa nanay niya, sa tatay niya, sa karamdaman niya, pambihira, kapatid. Minsan, alam mo yun, ito, pabira, todo to, ah. Sabi ko, to the max yung pre-request na ito. Eh, ito, pati hindi. Kasi kilala niya eh. Naunawaan po natin mga kapatid, kilala niya. So, kapag di pa po kayo nakapag-fill up yung pre-request niyo, wag na, wag ka nang mahiya. Amen po ba? Wag mahihiyang magsulat. Okay, sabi mo nga sa tabi mo din, wag ka nang mahiya. Okay mga kapatid, so ibig sabihin dyan, ulitin ko, pare-pareho ng blank check, pero magkakaiba ng isusulat kasi magkakaiba ng pangangailangan at magkakaiba ng pananampalataya. Ngayong umagang ito, mga kapatid, may pinapalakas na faith ngayon si Lord. Why? Ang faith na gagaling sa word ng Panginoon. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya nga importante, lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos. At meron dito, mga kapatid, dati ang panalangin mo, mini-mini lang. Meaning, maliit talaga. Pero ngayon mga kapatid, matatapos ang mensaheng ito, magiging extravagant na mga pananalangin mo sa Panginoon. Una, dahil kilala mo yung kausap. Listen to this very carefully. Malaki ang kinalaman ng tindi ng panalangin mo sa laki ng tingin mo sa Panginoon. Malaki ang kinalaman ng tindi ng panalangin mo sa laki ng tingin mo sa Panginoon. Kaya huwag mong maliliitin ang malaki mong Diyos. Huwag mong minamaliit si Lord. Maliitin mo na ang ibang tao dahil talaga naman hindi nila kaya, mga kapatid. Pero kapag si Lord na ang kausap mo, huwag mo siyang minamaliit, mga kapatid. Dahil kaya niyang ibigay yan, maniwala ka. Sabi sa sabi mo, maniwala ka. Extravagant. If we ask anything, sabi dito, if you want to have an irresistible prayer, be extravagant in prayer. Dito makikita kung gaano ka nagtitiwala sa Lord. Listen to this very carefully. Extraordinary God deserves an extraordinary treatment. Siya ang may likha ng langit at lupa. Tanong, paano mo siya tinitreat? Again, extraordinary God deserves an extraordinary treatment. Kapatid, every time you approach God, treat Him as the best father. Treat Him as the best father. Kapag kausap ko siya, malinaw ang transaction ninyong dalawa kasi kilala mo siya. Don't treat Him as small God, as small father. Kasi hindi siya natutuwa. Lord, ito lang hihilingin ko kasi naaawa naman ako kasi parang hindi mo naman kaya, Lord. Eh. No, dumaan po natin. Lord, may sakit po ako. Okay na, Lord. Ano na lang? Basta makakain. Okay lang, mamatay na ako. Basta okay lang. Tanong ka man rin. Yes, lahat naman tayo namamatay. Pero hanggat hindi ka patay, kapatid, pwede mong i-exercise ang faith mo. Nalawa, sabi nga po natin, extravagant. Again, treat Him as the best father. Nung in-approach mo si Lord, treat mo ba siya na pinaka-the best na tatay? Kanina pong umaga, ang tindi talaga ng prayer ko. Pati hanggang kanina, nung tayo na sumasamba sa pagkakantahan, sabi ko, Lord, I believe in you, God. Kilala kita bilang tatay ko. I know that you will provide. Naunawaan po natin, mga kapatid. Treat Him as the best father. Treat Him as the most generous giver. I-treat natin siya ng pinaka-generous na giver. Kasi mas natutuwa, sabi sa Hebrews 11:6, mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. Without faith. Kaya yung pag treatment mo sa kanya may matinding pananampalataya, mas natutuwa pa siya sa'yo, kapatid. Nang namahan mo natin, Lord,
Katapos lang ako ng elementary, okay na ako. At least nakatapos kasi sinali si tatay na, ano lang eh, grade 1 lang ang tinapos. Grade 1 lang ang tinapos niya, no read, no write pa siya. Naunawaan po natin mga kapatid, kala mo natutuwa si Lord John. Kala mo, bakit naman ang anak ko, grabe, hindi niya ako pinapahirapan. Kapatid, pwede ang nanay at tatay mo matuwa dyan kasi hindi mo sila pinahirapan. Pero kapatid, ang Panginoon, hindi pwedeng mahirapan dyan sa ipinapanalangin mo kasi kayang-kaya ni Lord i-provide yung ipinapanalangin mo. Come on! Kaya ng Panginoon. Extravagant prayer. Without faith, it is possible to please God. Kaya mamaya, papairali na natin itong pananampalataya natin. Kung alam mo kaya ng Panginoon, do it! Do it. Last week mga kapatid, nasa isang minimentoran ko na church, ka-network natin. Kasi medyo inaayos ko yung finances natin, inaayos ko ng team, yung finances. Sabi ko, pambihira. Alam mo ba mga kapatid, ang operation natin dito sa church, Amazing Hope, mga kapatid, ay almost 400,000 na 350,000 a month. Bigat eh. Grabe, parang sinasakluban ka ng ano, ng buong mundo eh. Lord, grabe. Kaya ba ito? Magbabayad na naman kami. Ito na naman, Panginoon. Parating na naman. Nakapirma kayo, naka-check eh. Yung sound system, yung dito, pambira, yung operation, yung mga inuupahan, pambira, Lord. Alam mo, bigat na bigat ako. Pumunta ako doon sa kaibigan kong church. Minimento lang natin, pinag-speak nila ako doon. Tapos sinabi, sabi ko, Pastora, magkano operation mo dito? Ay, Pastor. Grabe. Nasa 100? Ay, hindi, Pastor. Ah, 15? Ay, hindi, Pastor. Ah, 20? Aman. Ay, hindi, Pastor. Sabi niya sa akin, magkano ba talaga? Sabi ko sa kanya, ah, 450, Pastor. 450,000 pataas. Sabi ko, Lord, kung itong babaeng ito, pinuprovide niyo yung pangangailangan ng church nila, Panginoon, na kaya mo nga, kaya mo rin sa basic hope, Panginoon, i-provide mo nga sa kanila, i-provide mo rin sa amin. Papamira, sabi ko, sige, ganito gagawin natin. Kaya nga po, papagawa natin yung office natin, ganito. Kaya sabi ko, Lord, tutuloy na, yung service natin ng alas 8 pala, sisimulan na po natin next year. Ito yung expansion namin. Pambira, kinaya ni Lord sa iba, kaya rin natin. Kinaya ng Panginoon sa iba, mga kapatid, nakakilala mo, kaya niya rin sa buhay mo, maniwala ka. Kaya niya rin sa buhay. So, starting today, treat him as the best father. Treat him as the most generous giver. Kasi iba si Lord. Sabi sa katabi mo, iba si Lord. Again, church, be extravagant with your treatment with your Heavenly Father. Be extravagant. Kausap ko lang yun, may mga magkadalawa akong pastor na kausap, isa sa Cubao, isa dun sa Bigutan. Sabi ko, pastor, magkano yung sa Bigutan yun, mga nasa 450. Kasi may elevator sila eh. Yung isa kong kaibigan na church naman, minimentoran natin yung grabe yung growth din na nangyayari. Sunod-sunod yung pag-build nila. Tapos dito naman kaibigan kong isa, magkano yung operation yung bangga? 1.2 million. Pambira! Grabe! Ito parang sinusokluban na ako ng mundo sa 350,000 naman. Ito mga pastor na ito, nakakatawa. Tumatawa ka pa. 1.2 million naman ka na, tumatawa ka pa. Eh, ba't hindi ka tatawa? Eh, kilala mo tatay mo sa langit! Naunawaan po natin, sabi ko, Lord, tumaas na naman yung faith ko, kaya importante yung mga nakakausap ko. Nakakahawa sila. Ang mga nega, nakakahawa rin. Ang mga positive, nakakahawa rin. Kaya sinabi ko, hanggat nega ka, hindi ka magiging mega. Kaya nga mga kapatid, ngayong umagang ito, lahat tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lalabas ka mamaya, nakakahawa na yung pananampalataya mo, maniwala ka. Ang sarap mo ng kausap. Lastly, mga kapatid, lastly. Sabi dito, this is the confidence we have in approaching God that if we ask anything, ito pinakamabigat dito sa lahat, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ano mga kapatid ang uri ng panalangin na hindi maihintihan ng Panginoon? Ano po yung number one natin? Letter C? Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Letter C? Confidence. Number two? Extravagant prayer. And then number three, sabi dito, that if we ask according to His will, He hears us.
Kung gusto mo magkaroon ng irresistible prayer, number one, dapat ito ay confident prayer. Dapat ito, number two, dapat ito ay extravagant prayer. Number three, dapat ito ay orchestrated prayer. Pag sinabing orchestrated prayer, parang kang nasa isang, nasa, parang ganito, yung musical, yung may orchestra. San Miguel Harmonic Orchestra, o kaya Philharmonic Orchestra. Orchestrated means harmonious organization. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng orchestrated na panalangin, ito ay nakatodo. Itulitin ko, ito ay nakatodo. Ang panalangin na nakatodo ay irresistible. Tanong, hindi naman lahat marunong magtodo. Okay? Kaya minsan natatawa ko eh, tumutugtog ka ng gitara, hindi ka marunong magtodo. Dapat marunong ka. Nakatawaan po natin mga kapatid, kung ano yung instrumento mo, kung ano yung lakas mo, yung strength mo, dapat alam mo yung tono yan. Nakatawaan po natin, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat marunong kami magtono. Dapat nakatono. Kagabi, ini-imagine ko, sana may patutugtugin ako dito. Yung I Can See Your Sayat, sana ginawa ko, baka mamayang hapon. Doon sa, ano, sa Santo Cristo. Eh, pakakantahin ako yung, ay, ting, ting, ganun. Imagine doon, okay yun. Okay, ito naman po natin, ang sakit sa tega. Ang ganda-ganda ng tugtog, ang pangit ng boses. Yung iba naman, ang ganda ng boses, ang pangit ng tugtog. Nakatawaan po natin mga kapatid, buti na lang yung music team natin dito, mahusay. Amen po ba? Amo, palapakan nga natin yung worship team natin. Para ma-encourage naman sila. Hallelujah. Ganda kayo bagsa. Nanawaan po natin. Sabi mo sa katabi mo, dapat nakatono. Listen to this very carefully. Kapag ang panalangin natin ay sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi ito mahihintihan ni Lord. Kasi sabi dito mga kapatid, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ulitin ko, dapat yung prayer mo nakatono sa Word of God. Ito ngayon ang maganda. Sabi dito, may word na if. Sabi mo natin if. Ngayon, ito pong if na ito sa Greek, ang ibig sabihin yan ay ehan. Okay? Yung Greek na, yung if na yan ay ehan. Ang ibig sabihin po niyan, yan po ay conditional particle. Okay, sa Greek language, conditional particle, yung ehan na yan. Yung ehan na yan, ang ibig sabihin nyo, in case that. Okay, tignan nyo po, pakinggan nyo po maigi. In case that. So sinabi dito, if or in case na nakatono ang yung panalangin sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita, in case na nakatono ito, irresistible ang panalangin mo. Hindi pwedeng i-resist ni Lord ang panalangin mo na nakatono sa kanyang salita. Naunawaan po natin mga kapatid. So dapat nakatono ito. Ngayon, nakatono ito. Habang bihira, itodo mo na. Ulitin ko, kapag nakatono, itodo mo na. Itodo mo na yung panalangin mo kapatid kasi alam mo nakatono eh. Kalooban ba ng Panginoon na gumaling ka? Kapag alam mo, kalooban ng Panginoon, todo mo na yung prayer mo. Kapag kalooban ba ng Panginoon, nag-rumaduate ka, makinig ka kung nag-aaral ka pa ngayon, todo mo na. Huwag lang first year. Lord, hanggang graduation, Lord. Kung ikaw ay nagpapaaral ka, todo mo na. Sabi mo sa katabi mo, todo mo na. Kasi alam mo, orchestrated naman eh. Kasi alam mo kapatid, pasok sa kalooban ng Panginoon, hindi, todo mo na. Kasi may editing. Kapag pasok, nakatono, todo mo na. Sabi dito, in case na nakatono, yung prayer request mo, sky's the limit yan. Uulitin ko. In case na nakatono, ang panalangin mo, sky's the limit yan. Okay? Tandaan po natin mga kapatid. Sabi po ni Robert Law, prayer is a mighty instrument, not forgetting man's will done in heaven, but forgetting man's but forgetting God's will done on earth. Ulitin ko, ang panalangin daw ay mighty instrument. Meron tayo dyan. Prayer is a mighty instrument, not forgetting man's will done in heaven. Ah, wala yata.
Ang panalangin daw dito ko, not forgetting man's will done in heaven, but forgetting God's will done on earth. Hindi mo binabago ang Panginoon kapag ikaw ay nananalangin. Intact na yon. Pero ang panalangin, yung kalooban ng Panginoon, ibababa mo dito sa lupa. Yung kalooban ng Panginoon, ibababa mo sa pangangailangan mo ngayon. Yung kalooban ng Panginoon, ibababa mo dyan sa pamilya mo. Yung kalooban ng Panginoon, kapatid, ibababa mo dyan sa pangarap mo. Ngayon, kung kalooban ng Panginoon, pasok sa kanyang salita, kapatid, manalangin ka na ng todo, ibababa niya yan sa buhay mo. Maniwala ka, kapatid. Come on! Dapat nakatono. Kapag ito ay tono, tono mo na. Okay? Listen to this. Hanggat nakatono yan sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag sa music, todo ka ng todo, minsan pangit din, no? Pero kapag ito, kapatid, sa panalangin, hanggat nakatono yan sa kalooban ng Diyos, maniwala ka, maganda yan sa pandinig ng Diyos. Uliting ko, sana makuha ko ito. Hanggat nakatono yan sa kalooban ng Diyos, maganda yan sa pandinig ng Diyos. Lord, magka-graduation ng anak ko, ha? Yung iba, Lord, baka di mo kaya eh. Baka kahiya naman lumapit sa'yo eh. Naiinis si Lord doon. Pumipintig ang tingin niya doon. Ano ba naman ito? Late naman ang tingin mo sa akin. Pero ikaw naman, Lord, pangako mo naman ito, you will provide, you will provide El Shaddai. Sabi mo, Lord, magka-graduation na, Lord. Lord, nandun makatrabaho. Ako po mga kapatid, yung panalangin ko dati, yung huli ko pong kotse, yung Kia Rio pa dati, nung ipinanalangin ko po yan, mga kapatid, sabi ko, Lord, provide mo po, Panginoon, Lord, maganda pa rin po ang takbo na itong sasakyan. At Lord, hanggang mabenta ko, maganda pa rin, maayos pa rin siya. At Lord, hanggang gagamitin ng may-ari, masatisfy siya, Lord. Naunawaan po natin, mga kapatid, so ikaw din pwede mong ipanalangin para mahal pa yung benta. Sa totoo lang, mga kapatid, ang dami bumibili sa akin doon, yung iba, oh, 180 na lang. Sabi nung yun, hindi, 150 na lang yan. So naghintay lang ako, sabi ko, Lord, yung ko, Lord, marami kasi bibili pa akong sasakyan, tapos may babayaran pa ako ng ganito. Lord, 250. Kasi maganda pa naman eh, may bumili nga. Hindi naman maluloko yung bumili nun eh. Kaya lang, mga kapatid, pananampalataya. Alam kong pasok yan sa will ng Panginoon. Sabi ko, Lord, bibless mo ko, may pangako ko sa akin, Panginoon. Lord, eto po, kapatid, panalangin mo, todo mo na. Sabi mo, sa tabi mo, todo mo na. Kung alam mo kay Lord yan, kapatid, hanggang nakatono yan sa kalooban ng Diyos, maganda yan sa pandinig ni Lord, kaano man ito kalaki o kaano man ito kahirap, remember this, if it is God's will, it is God's will.